So, medyo mahaba-haba itong vlog natin kasi ito ay medical and health vlog. So, health vlog tayo ngayon. So, ang unahin ko muna yung immunocompromise. So, yung immunocompromise yun yung pagbaba ng defenses ng immune system. So, ang mga meron nito is yung may mga cancer patients. Pag may cancer ka, immunocompromise ka. So, mahina yung immune system mo. Yung immunosuppression mo naman, immunosuppression is yung paghina ng activity o bawas ng efficacy o bisa ng immune system mo. Yun na yun, yung pag-inom mo ng mga gamot, antibiotic na unprescribed, doon ka na nagkakaroon ng immunosuppression. Paghina ng activity o bisa ng immune system. So, yung bacteria mias, yung bacteria that entered the bloodstream, bacteria, spelling nun is bacteria and then mias. Bacteria mias. Bacteria na pumasok sa bloodstream. So, yung fungimia, okay, fungi na pumasok sa bloodstream. Yung viramia is viruses that entered the bloodstream. So, mahirap pala yun. Ano? Doon nagmumula yung mga sakit. Yung sa bacteriamias, fungimias, at saka viramias. Kasi yung mga fungi, viruses and bacteria pumapasok sa bloodstream. Alam naman natin yung bloodstream ang nagdadala ng nutrients sa katawan natin. So pag na-invade yun, delikado na tayo. And then yung sepsis is yung poisoning of the blood. So paglaso ng dugo, sepsis. So mabuti nang alam natin itong mga to kasi napaka-importante. Ang importante rito is pag sinabi ng doktor na meron tayong sepsis, so papasok sa isip natin poisoning of the blood. So alam na natin yun. Ano yung specific? Ang itatanong natin sa doktor, paano tayo nagkaroon ng sepsis? Paano ito magagamot? At gaano katagal? Yun na lang ang tanong natin kasi alam na natin yung ibig sabihin ng sepsis. Alam na natin yung immunosuppression, saka immunocompromise, yung mga ganun. Ang objective lang nito is, makapagbigay lang ng information sa inyo. Yung common information sa inyo. Kasi hindi naman, para ang itatanong na lang natin sa doktor ay mas konti. Ibig sabihin, tulungan natin yung sarili natin na malaman yung tungkol sa sakit natin, if ever. Kasi mas maganda na yun, less na yung tanong natin sa doktor, at least may idea na rin tayo para hindi tayo magkaroon, paano tayo makakaiwas. So pag yun na nga, pagka yung prostaglandin mo nga nabawasan, yun yung mangyayari. Ang gaya ng vlog na yung prostaglandin, na i-vlog ko na kahapon kung ano. So yun yung magandang vlog natin ngayon. So yun lang po.